Stars around and watch them fall away into the Hudson Bay. May problema ba, Maria? Ang nanay ko sinugo sa ospital, Lita. Sinugo ng nanay ko sa ospital. Ano nangyari? Bakit ka umiyak, Amalia? Wala po ito, Rafael. Ano po ba si Sir? May natanggap po kang si siyang task na galing sa pamilya niya na nagkasikit daw po yung ina niya at dinala sa ospital. Bakit? Ano nangyari sa iyong inay? Kasi po, Sir Rafael, ang inay ko po sinugo sa ospital. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Wala po akong pera. Pamasahe papunta noon, paano po ako makakauwi? Kung makakauwi naman po ako, Sir Rafael, wala pa rin akong may tutulong at may bibigay na pera sa kanya pambayad sa ospital at mga bayarin sa mga gamot, Sir. So, anong balak mo ngayon? Gusto mo ba siyang puntahan? Opo, Sir. Gusto ko po. Pero paano? Wala po akong pera. Magkano ba ang kailangan mo? Kailanganin ko po, Sir, malaki rin po. Kailangan ko po ng 50,000. Lahat na po yan, Sir, pamasahe. Pambayad sa ospital at mga gamot din po, Sir. Anong gagawin ko po, Sir? Okay. Sumunod ka dito sa opisina ko. Kuya Rafael, ano nangyayari dito at bakit umiyak si Amalia? Sa TV pa ni, nagkasakit ang nanay ni Amalia at dinala sa ospital. Kailangan nilang tulong natin. Ha? Huh? Anong sakit ng iyong nanay? Leukemia po, ma'am. Diyos ko, kawawa naman sa lingminda. O ito, sapat atong pera. Maraming salamat po, Sir. Huwag kang mag-alala, bibigyan din kita ng 50,000. Maraming salamat po, ma'am. Sir, malaking tulong po to para sa aming mag-ina. Walang anuman. Dok, kumusta na po ang nanay ko? Iha, medyo malubha na ang kanyang sakit. Dok, may paraan po ba upang gumaling ang nanay ko? Meron, pero nakadepende yun kapag nakayanan niya ang operasyon. Ha? Sige, Dok, gawin niyo po ang lahat para gumaling ang aking ina. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Maraming salamat po. Congratulations. Bakit po, Dok? Successful yung operasyon ng nanay mo. Talaga? Maraming salamat po, Dok. Pwede ko na ba siyang makita? Hindi pa sa ngayon, Iha, kasi meron kami ipinainom sa kanyang pampatulog. Maraming salamat po, Dok. Maiwan muna kita. Opo, maraming salamat po, Ma'am.
Nay, ba't di mo sinabi sa akin na may sakit ka pala? Alam mo bang nag-alala talaga ako nung nalaman kong isinugod ka sa ospital? Anak, patawad. Ayaw kasi madagdagan ang mga problema mo. Pero Nay, kahit na, ina pa rin kita, anak mo pa rin ako. May karapatan pa rin akong malaman kung anong nangyayari sa'yo. Paano kung may nangyari sa'yo sa ospital? Ano na lang ang gagawin ko? Patawad, anak. Anak, saan ba galing ang perang binayad mo sa ospital? Ay, Nay, oo nga pala. Si Sir Rafael po yung tumulong sa akin. At alam mo ba, Nay, binigyan din ako ng kanyang kapatid ng tulong. Alam mo ba, Nay, ang ganda-ganda talaga ni Stephanie. At ang bait-bait pa. Alam mo, anak, matagal na kami nagtatrabaho kina Sir Rafael. At nang namatay ang ama mo, ay tumigil na ako sa pagtatrabaho. Oo nga, Nay, nabanggit din po yun ni Sir sa akin. Kaya nga po, nung nalaman niyang may nangyari sa'yo, binigyan niya kaagad ako ng tulong at saka nakauwi agad ako para sa'yo. Salamat, anak. Okay lang naman siya, sa awa ng Diyos. Mabuti naman kung gano'n, Amalia. Oo nga, Sylvia, talagang naging mabait ang tadhana para sa aming mag-ina. Amalia? Teka nga, Sylvia. Kanina pa talaga kita napapansin. May problema ka ba? Mahihilingin sana ako sa'yo. Ano yun? Gusto ko sanang humiram ng pera. Pera? Para saan? Kasi yung ama ko nagkasakit. Kailangan nila ng pera doon, pang ospital. Magkano bang kailangan mo, Sylvia? 5,000. Ah, ganun. Sige, papahiramin kita. Kasi nangyari na din yun sa akin. Alam kong nararamdaman mo. Kasi may sakit na rin ang ina ko noon. At ganyan-ganyan din talagang naging reaction ko sa harap ni Sir Rafael. Sumunod ka sa kwarto ko, Sylvia. Salamat, Amalia. Sylvia, di ba ito ang araw na magbabayad ka ng utang mo? Asa ng pera? Tumarin mo ako, Amalia. Kasi yung perang pambayad ko sa'yo, naipadala ko yun sa probinsya namin. Kasi nagkasakit yung kapatid ko at kailangan nila ng gamot. Wala akong pambayad sa ngayon. Ha? Okay ka lang? Sylvia, di ba nag-usap na tayo? Ngayon mo babayaran ang utang mo. Nasaan ang pera? Ipinadala mo na naman? Palagi na lang ba tayong ganito? Sa susunod na buwan, babayaran mo na naman ako. Pero asa na, Sylvia, ngayon ang araw? Na alam ko, napaka walang hiya mo talaga, Sylvia. Walang hiya ka talaga. Wala akong pakialam kung sinong namamatay o nagkakasakit dyan sa bahay nyo ang sa akin na magbayad ka ng utang mo. Magbayad ka kapag hindi mo binayaran ang utang mo ngayong araw na to. Magpapatawag ako ng pulis. Sasabihin kong ninanakaw mo ang pera ko! Magnanakaw ka! Walang hiya! Hindi mo ako naiintindihan! Nagasakit yung kapatid ko, Amalia! Wala akong pakialam! Alam ko, naranasan mo rin to, Amalia! Oo, naranasan ko to! Kaya nung nanghiram ka sa akin, ipinahiram ka agad kita! Kasi alam ko ang nararamdaman kung may sakit ang ina! Hindi mo ako naiintindihan, Amalia! May pamilya din ako! Nagkasakit yung kapatid ko! Alam kong may pamilya ka at may pamilya rin ako. Kasi kung binayaran mo lang ngayon ang utang mo at hindi ka nang hiram, hindi sana tayo aabot sa ganitong punto! Ano ba, Maria? Ano ba? Maawa ka sa akin, Amalia! Ha? Maawa? Ngayon, alam mo pa ang salitang maawa? Eh, ikaw, naawa ka ba sa akin? Huwag na huwag mo kong tiliti na maawa sa mga taong hindi tumusupan yung pangako, Sylvia. Alam mo, gusto sana kitang ipakilala sa mga kasamahan natin eh! Mga kasamahan! Nakikita niyo bang
kanyang pangako at ihigil sa lahat. Taong mahilig sa utang, di totoo yan. Masama-tama mo, Amalia. Gusto mo talaga akong maging masama, Sylvia? Anong kagulohan nito? Tama ba ang narinig ko, Amalia? Opo, sir. Hindi po totoo yun, sir. Kasinungalingan po lahat. Opo, nanghiram po ako ng pera sa kanya. Umabot po sa punto na hindi po ako nakabayad. Pinapalabas po niya, hininakaw ko po yung pera. Kawalang hiyo mo, Maria, sama-sama mo, yung ang puso. Magkano ba ang utang ni Sylvia sa'yo? At nagawa mo ba siyang pagbintangan at hiyain? 5,000 po, sir. Sige, ako na lang magbayad. Sa akin at umabot sa punto na hindi nila kayang bayaran, pinakulong ko ba sila? Pinarusahan? Pinahiya? Hindi, dahil may takot ako sa Diyos. Oo nga po, sir. Kaya napag-isip-isip ko na lang po. Nauuwi na lang po muna ako. Gusto ko po sanang kalimutan ang nangyari sa amin kanina. Alam ko pong nagkamali ako. Patawarin niyo po ako, sir. Sige, kung yan ang decision mo, hindi kita bibigilan. Opo, sir. Sana po maintindihan niyo po ako. Kahit ako, ayoko pong lumayo sa lugar na to kasi nasanay na po ako dito. Napamahal na rin po ako sa lugar na to, lalong-lalo na po sa inyo at sa iba. Sana po, sir, intindihin niyo po ako. At sana po, sir, patawarin ako ni Sylvia sa mga nagawa kong pagpapahiya sa kanya. Huwag kang pagkawalan.